guys. Good evening. Ako po si Allen. Tuturuan ko po kayo ulit kung paano gumawa ng mga isa sa mga simpleng banchan po. Yung pangmadali ang lutuin po. Tara na po guys, panoorin po. Ito po yung tinatawag na sushini o ehobak. Malaki po siya. So, dalawang ingredients lang ang kailanganan natin. First, hagasan po natin yung gulay. Alam niyo naman po kung paano maghihila, no? Tanggalin natin yung tiggabila ang dulo. Tapos, hatiin natin sa gitna. Gitna po. Tapos, hatiin namin natin. Yung ano lang siya, yung bite size lang po dapat yung makakain din ng bata. Kasi itong ganito, paborito po siyang kainin ng anak ko rin. Ayan, hiwala natin siya. After po hiwain ng ganito, hiwain po natin siya ng maliliit. Pwede pong gawin yung kakapal kasi maluluto rin naman siya. Pwede rin, basta yung bite size lang. On the spot cooking po tayo, guys. Ngayon na rin po yung gagawin natin sa kabila. Lahat lang kain. Actually, may phobia na ako sa kutsilyo kasi one time kasi nasaktan ko yung sarili ko mismo. Hindi ko alam. Kaya medyo dapat ingat-ingat. Tingnan mabuting hinihiwa. After po natin hiwain tong ano, tong ehobak or sushini, kailangan natin ng bawang. Actually, hindi okay yung bawang na nadikdik niya. Kailangan ikaw mismo yung magdidikdik. Ganyan po. Hindi dapat kailangan masyadong dikdik na dikdik. Kailangan natin ng kawali as usual. Kailangan may inting kawali bago ilagay yung mantika. Kung napapansin niyo, paborito ko itong kawali na ito eh. Punasan natin para mas mabilis mag-init yung kawali. Yan, pag napunasan na po, hintayin lang uminit, nilagyan ng mantika. Mainit na yung mantika niya, no? Lagyan na po natin ng ano. Mainit na yung kawali, lagyan natin ng mantika. Hindi lang po kailangan masyadong marami yung mantika. Siguro mga 1 spoon. 1 spoon pwede na. 1.5 spoon. Then, lagyan natin yung bawang. I-ano muna natin? Isat muna natin sa sa pinaka-low heat. Saka natin lagyan yung bawang. Tumatay sa kilitin. Para iwas ng sip po, kaya natin nilagay sa pinaka-low heat. Hindi rin natin nasunugin masyado yung bawang o gawing brown. Basta yung parang nakikita lang natin siya na brown, okay na. Parang ganyan po. Ito na po yung hiniwa natin na sushi.
Unti-unti natin siyang ilagay. Ayan, medyo marami yung sushi na nahihiwa natin. Isa to sa mga paborito ko. Paborito namin, banchan. I-set natin yung heat sa pinaka-high. Actually guys, pwede nyo siya lagay ng ano, ng sile. Kung gusto nyo na medyo maanghang. Sa case ko naman po, hindi ako pwede maglagay ng sile dahil yung ano kong panganay, kumakain din siya ng gulay. Halu-haluin lang natin siya. Para yung bawang mamix ng mabuti sa gulay. Pagkatapos na, takpan natin siya. Takpan natin ang dahil sa magkaroon siya ng sarili niyang tubig at saka lumambot siya ng ano, lumambot po siya. At sa halo. Pasensya na sa music, lagi maingay. Yan, takpan natin siya pagkatapos haluin kanina. Iset lang natin sa medium heat. Then, hintayin po natin siyang lumambot. Then, mag-produce ng sarili niyang water. Open natin yung kawali. Haluin natin siya. Huwag natin hayaan na masunog po yung ilalim. Yan, medyo lumambot na siya. Tsaka nag-produce na siya ng konting water niya. Set natin sa pinaka-high heat. Masarap kong kumain ng hindi siya masyadong malambot. Kung alam niyo po itong sayo jot, ito lang po yung ilalagay ko na inaan niya, na pinakapanlas, pampalasa niya. Lagyan natin siya ng, dahil sa marami yung gulay, lagyan natin siya ng mga 2 spoon. Kasama po yung juice niya para mas maganda. Ito po, nag-juice siya ng konti. Dalawa lang lalagay ko. Pagkalagay, huwag mo na haluin. Isama na rin po natin itong sesame seed. Hindi po nawawala itong sesame seed sa pagluluto. Saka natin haluin. Since hindi po ako naglagay ng sili kasi masyado maahang pag may sili, lalagyan ko na lang po ng kutsukaro. Tansyahan lang, yung konti lang, yung parang magkakapula lang siya, parang ganyan lang. Parang half tablespoon lang po para makalili ng bata. Then haluin. Yung pampapula lang po siya. Since meron po siyang sarili niyang juice, ito po yung sariling tubig. Sariling ano niya, sariling water ng ating ano, ng... Ayan po. Ayan po yung mismong ano niya. Makikita niyo po, may sarili po siyang ano. May sarili po siyang tubig. Nag-produce po siya ng sariling tubig. Kaya, either lag, pwede niyo siyang lagyan ng tubig, pero dahil sa matubig na po yung ano, itong sushi ni, okay lang na hindi niyo po lagyan. Haluin lang siya hanggang sa magkalat yung kutsukaro o chili powder ko. Then, takpan po natin siya. Then, after that, pagkakapakulo niya, tas medyo malambot na talaga, pwede natin siyang ihanda na po. Takpan na po. Takpan natin. Then, set sa pinaka-high heat para mas mabilis siyang kumulo.
lumambot. Malambot na po siya, guys. Pwede na po natin siyang ihain. Ito na po yung finished product natin. Thank you for watching!